Guys, so meron tayong client ngayon na Mitsubishi Montero. So ang problema niya is under chassis. So maingay, tapos tawag niyan yung pagkumakabig, malikot ang manubela. Tapos yung mismo yung gulong malikot. So ang problema nito is kanyang ball jawin. So magpapalit tayo ng ball jawin tsaka yung wheel bearing sa may hub. So tara, samahan niyo ako guys kung paano tutrahin to. So tara, let's go. Okay, so wheel bearing hub ng kanyang gulong sa may driver side. So kung makikita nyo guys, ang malaki na yung clearance niya, awang ay no. Kita nyo naglalaro na. So ibig sabihin yung naglalaro na yan, may play na yan. So that means na yung bearing niya sa kanyang wheel bearing, samantala yung sa kabila, walang play. So ito yung main problem, kaya lumalagotok tayo na maingay yung ikot ng gulong mo sa harapan habang nga tumatakot. So yan yung nangyayong problema. So yan ang titrahin natin ngayon guys. And then dako tayo sa mga ball jawin yan. Dapat hindi yan nakakamay. So kung makamay mo yung ball jawin ng lower arm, lower ball jawin, especially ito. Wait lang, hirap ako sa sangamay. So makikita nyo naman, ano, gumagalaw na mismo yung kanyang ball jawin. So pag gumalaw na, ibig sabihin yan, dapat yan, hindi yan siya nakakamay. Oh. So dapat hindi yan makamay sapagkat ilang tonelada yung bigat ng sasakyan. So kung nakakamay yan, paano pa kaya kung namisin mo? So ibig sabihin, wala na talaga siya. Sira na siya. So ang mangyayari, yung gulong mo magawagol yan. So yung nagiging cause ng kanyang pagkabig o ng kanyang nanginginig na steering mechanism. So ano gagawin natin? So gawin natin guys, tinanggal namin yung mechanism niyan. So babaklasin natin, papakita ko sa inyo kung paano siya tirahin, dandahan, little by little. So then ni man natin mabidyohan ng mabilisan. Malaga makuha nyo lang yung basic tsaka pointers kung paano siya tanggalin ng mabilisan. Okay, so tara, let's go. So makikita nyo guys, tinatanggal namin dito yung rotor disc. So kailangan mo ng mga gamit o tools para matanggal mo ito. So magtanggal ka nito, ingatan mo na hindi ma-damage yung kanyang rotor disc yung resurface niya. I mean yung surface niya pala, sorry. So yan, para hindi na tayo mag-resurface o hindi siya magasgas o mag-cause ng anumang scratches. Then sunod na tatanggalin is yung mismo yung wheel bearing hub assembly. So kailangan itong paluin guys para matanggal. So ayan, kita nyo naman kung paano pinapalo yan. So tatanggalin natin yung wheel bearing hub assembly. So yun ang papalitan natin. So magmatanggal na yan guys, pakita ko sa inyo. Ayun, yun kundi matanggal na yan, meron ng clearance o. So grabe pagkakadikit. So itong tatanggalin natin, itong papalitan natin ng bago. Kailangan maging brand new. Ibig sabihin mga bearing niya basag-basag din sa loob guys, dahil lumalagatok na malakas. So papapok muna natin para mas mabilis. So ganyan siya kapersado. May iba kasi niyang ginagawa na bearing lang pinapalitan. Pero para sa atin, meron namang assembly nito. Mas maganda na yung bibilihan na natin ng, o papalitan natin ng assembly, para talagang sure ball talaga. Ibig sabihin na hindi na babalik yung may-ari, dahil brand new na kasi yung mismong assembly. So nahulog na guys, tatanggalin natin yung assembly. So ayan, so yun na lang ang ito na lang ang tatanggalin. Pero nakuha na natin mismo yung mechanism niya. So sa kanyang inner part, yung mayroong natawag na shafting, ayan. So iinitin lang yan guys para matanggal yung inner side ng bearing na yan. Okay, so yan, tatanggalin niya, ipu-pull out yan, yung inner na yan. So ibig sabihin yung bearing dyan naka, yung roller trap na bearing dyan nakadikit. So ibig sabihin sira talaga siya, drug siya, ayan o. Kita nyo naman, halos drug na yung roller type na bearing. Okay, so check natin yung kabila. So tatanggalin natin yung mismong bearing mismo sa loob ng kanyang wheel bearing hub assembly. Okay, so ang hirap bigasin, nabubulol ako.
So ayan na guys, tanggal na natin. So ito yung papalitan natin. So kailangan ito is brand new. So assembly kasi, hindi mo pwede palitan ng bearing sa bearing lang. Kailangan talaga buo para mas maganda, wala ka nang balik-balik, okay? So hanap tayo ng pyesa ng tindahan guys. So ayan, kita nyo naman. So buo talaga siyang papalitan. May kain na yung kanyang mga outer ng bearing. So ang gawin natin, buta tayo ng tindahan. So bibili tayo ngayon ng wheel bearing, palitan natin. So tara, let's go. Okay, so ito na yung luma guys, makita nyo naman. Ito naman yung bago. So Koyo siya na brand, made in Japan. So kailangan talaga bibili kayo genuine or either replacement pero Japan, or mas maganda yung Japan na genuine talaga. So tipindi na yan sa budget ng may-ari, kung ano yung makakaya ng may-ari, okay? So genuine o Japan replacement, okay? So balik tayo sa machine shop guys. So nabili na namin yung mechanism. So para mas mabilis, so nandito na kami ngayon. Ito kakakabit naman natin yung buong mechanism ng kanyang brand new na wheel bearing assembly. Set na yan siya. So dito siya nakalagay. Ayan. So pero ipipress pa rin natin yan sa likod para masurable talaga. So tara. So ayan na guys, papipress natin sa machine shop. And then maglalagay lang tayo ng konting background para makita nyo yung sistema kung paano yung binubuo. And then may music tayo. So okay, background mo tayo guys. So ayan na guys, kakabit na natin yung wheel bearing hub. Tapos maglalagay natin ang ano yan, i-press natin sa presser ng machine shop. Okay, so may nagtatanong pala sa akin guys about dyan sa wheel bearing hub na yan. So pwede naman daw pala yan na imanumano. So para sa akin, pwede naman siya imanumano, pero para mas maganda talaga yung tira mo na hindi mababalik yung client o mapababak dyan yung trabaho, kailangan mo talaga ng presser machine. So kung wala kang presser machine bilang mekaniko, mas magandang bumunta ka sa machine shop para mas masetting yung trabaho, okay? So yun ang pointers. So ayan na guys, na-press na namin yan. And then so ikakabit na namin yung dandahan assembly, yung kanyang hub mismo, yung wheel assembly ng wheel bearing na sa loob na. And then set up na yan. So diretso na yan guys. So ikakabit na lang yan yung bolt. And then after that, diretso na yan, tapos na yan. So ayan yung buong mechanism. So nandyan na yung shafting. So ng kanyang nakakonnect dun sa kanyang mismong wheel hub axle. Okay. So mas maganda talaga yung meron kayong mga machine na ginagamit para mas setting yung trabaho, especially pagdating sa axle and then sa wheel bearing hub assembly, dahil medyo mahirap yan guys. So after dito guys, so didiretso na tayo sa kapit ng low and upper bulgowin, okay? So okay na yan. So tara, lipat na tayo sa bulgowin part. So ayan na, ikakapit natin itong upper bulgowin and then yung lower bulgowin, so which is mga brand nyo yan guys. Okay, so magkakabit na tayo ng upper ball joint. So which is maganda yung joint na to guys, dahil hindi siya kailangan pang idaan ng machine shop upang i-press para matanggal. So meron siyang tatlong bolt na nakakabit. So napakagandang tirahin. So ang ginagawa natin guys, kakabit lang natin yun and then lalagay mo na yung bolt. So pwede mong i-basic tsaka pointers yung sistema. Pwede mo kang mag-DIY. Pati yung sa lower ball joint guys, parehas lang din, meron ding bolt. So magandang tirahin din, hindi mo na kailangan baklasin yung buong lower arm or yung upper arm. So ganun kaganda yung montero. So ayan guys, magkita nyo, bolt lang yung tatlo sa ilalim at tatlo din sa upper ball joint. So ganun siya kaganda, kaya akala ko kasi ito built in, so kailangan pang ipamachine shop. So hindi na, so bibili ka lang ng assembly, okay na. So yan, nakabit na natin, bago na siya. And then yung ilalim din, bago na rin. So ang gagawin natin, jajakan natin to para makabit natin. So ayan na yung mismong assembly. So ipitan muna natin, after that ikabit na natin yung mismong kanyang wheel hub assembly. Okay, so higpit na, magto-torque ka pala nito, kailangan medyo alam mo yung estimate mo yung torque, okay? So para hindi kayo magkamali.
So, yun yung mga basic tsaka pointers, guys. So, ikakabit na natin. So, unang mong tira dyan, ikakabit mo ito. Isukat mo muna sa taas kung okay na ba. And then, unang mo yung titirahin dyan is yung ilalim. So, kailangan nasa ilalim yan bago mo ikakabit sa taas. So, magkakabit ka sa taas, kailangan ng jack. So, yun ang pangalawang step na gagawin natin ngayon. So, yan o. Kailangan shoot talaga dito yan. Pag hindi mo ma-shoot yan, hindi yan papasok. So, mahihirapan ka. So, kailangan pagbibili ka ng pyesa ng ano, ng buljawin, dapat makapasok yung mismong kanyang pinaka-shafting niya doon sa mismo sa pasukanan na tatawag ng butas ng wheel hub assembly. Okay? So, i-jack nyo yan. Itutulak mo yung lower arm, paakyat. Ayan guys, so yan ang mga basic pointers para mo siya tutirahin. So, itutulak mo yan hanggang makapasok siya doon. And then, ipipress mo yung part ng taas, yung upper arm ball jawin para bumaba. Tapos, jack ka na ng jack, dire-diretso lang hanggang umakyat na umakyat, hanggang mag-abot na yan. Until na makapasok talaga yung sa butas yung buong mechanism. So, may magtutulak sa taas and then may mag-jack sa ilalim para mag-abot siya. Okay? So, ganun yung mga basic pointers para makuha mo yung sistema kung paano ka magtanggal ng wheel hub bearing assembly na mismo kasama na yung knuckle assembly. Okay? So, ganun lang simple, guys. Kita nyo naman. So, kailangan talaga ng mambihasa at ang medyo meron kang alam o theory pagdating dito ng itong mga bagay under chassis. So, bago ang lahat, guys, shoutout sa ating mga banggitang mga mekaniko, sa ating mga kapwa baguhang mekaniko, and din sa kapwa kong mga vlogger. Salamat sa aking mga follower, subscriber, sa mga unit owner, at sa lahat ng mga taong patuloy na nanonood ang aking YouTube channel, which is Carsling TV. So, God bless sa lahat, guys. So, kayo ang aking pundasyon sa walang sawang pag-vlog ko at aking binabago, aking kalaman na libre para sa inyo. So, okay, balik tayo, guys. So, pagkatapos yan, hihigpitan mo na agad and then i-check lang muna kung setup na ba lahat bago ka maghigpit talaga ng total higpit, okay? So, ganun na siya kasimple. Okay, so after nyan, guys, maglalagay tayo ng grasa sa lubis mo ng kanyang rubber ng buljawin. So, meron kang needle, itutusok mo lang yan, then bubombahan mo ng bubombahan ng grasa para full pack talaga, so mas matagal siyang masira. So, yun yung basic tsaka pointers, guys, magkakabit kayo ng buljawin na may mga rubber after sa taas ng upper, and then doon ka naman sa lower. Then pagkatapos yan, okay na. So, pwede nang ikabit-kabit yan, guys. So, yan, maglalagay ka naman ng lock. And then para sure ball. Tapos, ipita mo na lahat ng mechanism para dire-diretso na. Okay? So, kung magto-torque ka nito, kailangan alam mo yung torque nito. Nasa mga alos, mga 30 to 40 ito. So, depende na yan sa'yo kung paano mo siya ma-estimate. Tsaka meron nga timing yan butas. So, kailangan ma-shoot mo yung lock doon para hindi siya malaglag. Okay? So, yun yung mga basic tsaka pointers, guys, para makuha nyo talaga yung pagkakayari. So, yun lang yung pwede may bagi sa araw na ito. Okay, so, okay, almost all done na tayo, guys. So, yung dating gagawin is maglalagay tayo ng brake mechanism and then diretso na. So, fast forward natin, guys, para mas mabilis matapos. So, tara, let's go. Tapos yan, gulong na lang at yung mechanism doon. So, okay na. So, yun ang mga tirada natin. So, okay. So, sa muli, tingnan natin mo rin yung kabila. Bakit yung magbanggain. So, sa kabila, nakabit na rin yung buong mechanism. So, nakabit na rin yung lower at upper. And then, nakakabit na rin yung disc brake. Okay? So, mechanism niya mismo yung set assembly. So, after that, so, okay na siya. Sa kabila naman, okay na rin, nagkakapit na rin tayo, guys. Diretso na yung setup na yan. So, yun na yung mga basic tsaka pointers na dapat nyo matutunan. So, maraming salamat sa inyo, guys. So, kaya maghigpit kito, kailangan yung torque, alam mo, para hindi ka magkamali, okay? So, mag-torque ka nito, kailangan nakabisado mo yung torque. Kundi, pwede mo siyang i-search sa Google para... Pagkatapos mo, may kabit yung ibang mechanism. So, ikabit nyo yung sensor ng kanyang automatic brake system, yung ABS, okay? So, importante yun, baka makalimutan nyo. After that, dire-diretso na yan, guys. So, kabit-kabit na yan. So, ganun lang yung kasimple yung magkabit. So, kailangan mo talagang tandaan bago mo siya i-tanggalin. Kailangan may tsuri ka. Okay? Okay. Okay na. Set up na. So,
yun lang guys. So maraming salamat. Shout out sa ating mga kapwa mga mekaniko at sa mga banggitang mekaniko at sa mga bagong mekaniko at sa mga lahat ng aking mga followers, subscribers sa aking FB page at sa aking YouTube channel. So God bless sa yun lahat. So yun lang, maraming salamat. Bye bye and God bless. See you. Na 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 na